Alright mga kadabber cats, magandang gabi at nagbabalik naman po si ER Reaction Vlog para sa isa na ma-update patungkol sa mga latest kadabtang TVJ and kadabber cats ngayong gabi po ng Sunday. Simulan na po natin, muling nang gulat si Paolo Ballesteros dito po sa kanyang social media accounts dahil ito po yung isa sa mga posts na nagtrending po ulit ngayong gabi sa X at ito po ay isa sa mga kuha ni Paolo Ballesteros sa Drag Race Philippines. At guys, grabe no, iba-iba talaga yung mga transformation ni Paolo Ballesteros from the Filipiniana to sobrang elegant ng looks ni Paolo dito. So masasabi natin guys, kahit ano pong ayos po sa kanya, ang ganda niyang tingnan, di ba? Mapa Hollywood looks or Philippine looks or Filipiniana looks, grabe guys. Kuhang-kuha po niya yung timpla ng Drag Race Philippines. And congratulations, Paolo Ballesteros, sa patuloy na pamamayagpag ng Drag Race Philippines dito po sa HBO. Patuloy pong sinusuportahan, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati na rin po sa global. Congratulations, Paolo Ballesteros. So ito din po yung isa sa mga panggulat po ni Shara Soto dahil itong isa sa mga pictures and videos na shinare po ni Shara Soto is for TVJ Official. Sabihin guys, hindi lang po isang beses mag-guess si Shara Soto dito po sa Yellow Team. And sana guys, sa kabilang team, sa Red Team, si Danica Soto naman po yung isa sa mga ilagay, di ba? So alam natin na pwede po silang maging isang parte ng TVJ Double Cuts kung gugustuhin po ng TVJ na ilagay po mismo sila dito po sa noon time. Diba? Kasi si Shara and si Danica, perfect naman po talaga dahil nakasama na rin po mismo ng TVJ po yan nung mga nakalipas na Bulaga sa ibang channel. And masasabi natin guys, deserve naman po talaga din nilang maging isang EV Double Cuts host. So titingnan natin kung magpapatuloy po ang mga galawan. And especially si Shara talagang nakatungtong na uli sa It Bulaga stage. Ang hintayin lang natin yung 'di ba nakapirma na po si Danica Soto. Hintayin na lang natin guys kung si Danica din po ay isa sa mga magiging import ng Red Team dito po sa It Bulaga stage. Abangan po natin 'yan sa Bulaga Olympics. So nagulat po ang lahat sa isa sa mga ni-reveal na isang singing queen dahil ito po ay nasa GC namin. So kasali po ako sa GC ni Sam, si singing queen Sam, at ito in-announce po niya na talagang yung mama lola niya is nasa ospital. So ito po yung isa sa mga post at alam ko na ipakita na rin po ito ng ilang TVG vlogger. Pero nasabi ko guys, ito po yung ilan po sa mga nakasulat po sa GC namin. So sabi po dito ni Sam, you saved me today. Wala akong makitang song na dance. And especially guys, ito po yung sumunod na post po niya. Hello po, good afternoon. Sana okay lang kayo lahat and healthy. I just have a small favor po. We need prayer warrior po kasi ngayon for my mama lola. Please include my mama lola to your prayers for her name is Lola Cory Adriano. Health stable BP, positive result and past recovery. Nasa ospital po kasi siya ngayon and we would really appreciate your prayers. Thank you po. God bless us all. So yan po isa sa mga matinding ni-reveal ni Sam at binalita po para po sa mga Double Cuts sa mga gustong makaalam kung sa ospital. Hindi pa po sinasabi po ni Sam pero ang gusto niya talaga is magkaroon tayo ng isama natin sa mga prayers po natin itong mama lola po niya kasi isa sa mga pinaka-importante sa buhay niya po ito ang mama lola po niya. And si Sam Rascal is talagang humihingi siya ng prayers para po sa lahat po ng mga Double Cuts, hindi lang po sa atin, hindi lang po sa mga Double Cuts souls, para po sa past recovery ng kanyang mama lola. Lahat naman po ay gustong gumaling, so isasama po natin siya sa ating mga dasal. Isa po siya sa talagang concern sa kalagayan po mismo ni Ma'am Cory Adriano dahil po sa nangyari po sa kanya kasi tumaas daw po yung BP. And sana is magkaroon ng past recovery po ang kanyang mama lola. So, sama po natin siya sa ating mga dasal. At isa naman po sa mga commercially bossing ang muling nag-trending, ito po ay Republic Cement. So, ito po yung commercial po ni bossing na
ang naka-caption is sobrang tibay daw ng Tito Soto. So ayun guys, sobrang tibay ng Tito Soto, pero ang naka-commercial is si Bossing, ang dating commercial yata ito ni Bossing na Republic Cement. So ayun guys, buling nag-trending po ito on social media and talagang natawa po mismo yung mga nasa comment section. Kasi talagang parang ang galing ng pagkaka-edit po niya. Kasi una, ang pinakita yung eroplano bumangga sa building, pero yung building hindi natibag, hindi nasira, at lumiko nga do, at lumikong buo pa yung eroplano. And then, the same time guys, walang nangyari dun sa building. So, ganun daw katibay po ang Republic Cement na ene-endorse ni Bossing. Kaya nga po, mismo ang naka-caption, ang tibay ng Tito Sen. Ayan. Diba guys? Sobrang masasabi lang natin kung ano na talaga yung isa sa mga makikita mo sa social media na ine-edit po ng mga Dapper Cats and ine-edit po mismo ng mga netizen. Nakakatuwa, minsan nakakainis din. Pero, definitely guys, nag-trending naman po si Bossing dito. So, isa naman pong netizen ang nanalawagan na muling ipromote daw po ng ang Kapamilya Shows sa It's Showtime. Kasi ang balibalita po is nagkaroon talaga ng restriction ang GMA 7 para hindi po makapag-promote ng kani-kanilang mga TV shows and programs ang ABS-CBN sa Showtime, which is yun po ang isa sa mga hindi pinayagan ng GMA. Bakit nga naman daw magpo-promote daw ang ABS-CBN at GMA yun, ay kalaban pa rin po nila. Kahit na although yung ibang programa and also yung Showtime nandun na sa GMA, pero ang tingin pa rin po ng GMA doon sa ABS-CBN kalaban. So kumbaga guys, labanan pa rin po sa ratings, hindi po mawawala po yun. Kaya ang tendency, pinagbawalan po mag-promote po sa Showtime ang mga Kapamilya stars. Makita nyo guys, puro Kapuso stars yung nag-guest sa GMA, sa Showtime, di ba? Puro Kapuso stars. At hindi mo makikita ang nagpo-promote doon yung mga Kapamilya. Ang maganda dito, yung mga Kapamilya stars, Star Magic Artist sa Itbulaga nagpo-promote. Yun po yung isa sa mga kagandahan dahil mas pinagkakatiwalaan po ng ABS-CBN Star Magic Artist ang Itbulaga kesa sa GMA. Kasi ang tingin pa rin po nila ng ABS-CBN at GMA sa isa't isa kahit na nag-collab na sila is magka-rival pa rin po ang dalawang network. Yun po yung isa sa mga sabihin po natin dito na kahit magka-collab na po sila, magkalaban pa rin po sila pagdating po sa ratings. Diyan pa rin po nagtatalo ang dalawang network na yan kahit na sinasabing collaboration na po ang lahat po ng programs sa 2 at 7. Pero talaga hindi mo maaalis sa dalawang network po na yan ang magbangga at hindi mo maaalis sa network po na yan ang magbanggaan po. Ng magbanggaan sa kanilang mga ginagawang program, serie, and noontime program. So, abangan natin yung mga susunod pang mangyayari. Exciting to, guys. So, yun lang guys, isang update natin ngayong gabi. And thank you guys sa panonood. And see you for my next update video. Bye guys.